Wala pang isang taon nang nakakaraan, malinaw ang agam-agam ni Pangulong Rodrigo Duterte kung pipirmahan ba niya ang Paris Agreement. Eh mahirap yan kasi yung restriction na ay retreate, re-reviewin pa yan. Hindi naman final. So let us be clear, give me a clear view of what will happen to the treaty. Ito ang kasunduan na aabot sa 200 bansa para mapigilan ang pagtaas ng temperatura ng mundo sa pamamagitan ng pagbabawas ng greenhouse gases at carbon emissions o usok na karaniwang nagmumula sa pagsusunog ng krudo, mga pabrika at iba pa. Sabi noon ng Pangulo, kapag sumali rito ang Pilipinas, posibleng maapektuhan ang nais ng industrialisasyon ng bansa. Kakaumpisa pa lang natin, nagyaya ako ng maraming mga investors, tatayo ako ng industrial estates. There will be a lot of smoke there and pollution, of course. Nagbago na ang ihip ng hangin ngayon dahil ang Pangulo pinirmahan na sa wakas ang kasunduan. The President signs, the Office of the President will submit the signed instrument of accession to the Senate for concurrence today. Sa sulat ng Pangulo sa Senado, sinabi niyang pagkatapos pag-aralan ng Paris Agreement ay minabuti niyang pirmahan ito. Bukod sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions, nakasa din sa kasunduan na magbabayad ang mga bansang malakas magdumi sa kapaligiran sa mga bansa na pinakatinatamaan naman ng climate change. Sa Senado, tinanggap ni Senator Loren Legarda, Senate Committee on Climate Change Chairperson, ang tinatawag na Instrument of Accession galing sa Palasyo. Kailangan kasing ratipikahan ito ng Senado, pero kailangan munang dinggin ito ng Committee on Foreign Relations at idepensa sa plenaryo. Inaasahan ni Legarda na maratipikahan ito bago magbakasyon ng Kongreso sa March 18. Oras na maratipikahan ang Paris Agreement, malaking tulong ang maaasahan ng Pilipinas, lalo na sa pagkuha ng tulong sa pamamagitan ng Climate Green Fund. Ang Pilipinas ang ikatlo sa pinaka-vulnerable o apektado ng climate change sa buong mundo. Number one, access to the Green Climate Fund. They have $100 billion by 2020. Apart from that, there are many other sources of technical and financial assistance for our country. Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.